Bye. Bye balit. Ito, ano mo? Kaya mo kung umiingay pa. Wala na yan. Eh, bante. Wala, ano? Asta, yung gulong, yung gulong. Oh, wala na, wala na ganun. Asta. So yan mga kuys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So ngayon mga kuys, mayroon tayong gagawin TMX125. So magko-convert tayo ng panggilid ng TMX155. So ano nga ba yung mga kailangan nating pyesa para ma-convert si TMX125 kay 155. So yan po yung ating clutch housing. Yasaki po yung kanyang tatak. So yan po is 78. So yan po is nagkakahalaga ng kulang-kulang 800. So syempre mga kuys, bago tayo magsimula, huwag nyo muna kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo notification bell and papalaw po ng ating Facebook page. So mga hindi pa nakasubscribe dyan at nakapalaw sa ating Facebook page, sa ating po mga subscriber na solid sumuporta, i-search nyo po Kuya Jess Moto sa Facebook. So yun mga ko, syempre kakalasin po natin yung clutch side ng TMX125 natin. So magsisimula tayo sa clutch housing. And then sa ating oil pump rotor. And then yung kanyang oil pump mismo kakalasin natin. Dahil yun yung mga papalitan natin. Yung isang buong clutch housing na pang 155, pinion gear na pang 155 at oil pump na pang 155. So meron na po tayong video niyan ng pagkakalas ng ating clutch side. So yun is atin nang ipapass forward yung ating video kasi napakadali naman po niyan. Madami na po tayong video niyan ng pagkakalas ng panggilid. So ang sukat po ng mga ngipin natin ng ating papalit na pyesa is 78. Yung pong kanyang clutch housing. 21 teeth po yung kanyang pinion gear. And then 37 teeth po yung kanyang oil pump gear. So pag ngayon po mga TMX125, nakapag-overhaul po kayo, nagpalit na po kayo ng idle gear, yung pag humahalihing siya, pag umaarangkada. And then hindi pa rin po siya nawala, meron pa rin siyang humuhuni. So yung pong possible nagiging problema po lagi is yung pong gear ng clutch housing or yung gear po ng ating pinion, yung pinion gear natin. So yun po yung drive gear na nakakabit sa crankshaft. Tumatalas na po yan mga kuys. Kaya siya hindi nawawala yung ingay. So yan yung ating hawak. Yan po yung kanyang drive gear. Yung pinion gear natin. So yun po yung naging problema ng motor na ito. Dahil ito mga kuys, napalitan na po natin yan ng idle gear. So siguro mga ilang buwan ay nakalipas. And then, eto na may umiingay pa rin sa kanya. So wala na pong alog yung ano niyan, idle gear niyan dahil steel bushing na po yung nakalagay diyan. Umiikot na siya kasama siya dun sa main shafting natin. So yun po yung ating bagong clutch housing ng pang TMX155. So yun po yung pagkakaiba. Yun naman, mas malaki yung pang TMX125. So mas madaming ngipin. Yan. And then syempre mga kuys, kakalasin natin yung ating oil pump. So yun lang pong tatlong yan ang kailangan natin kapag tayo ay magpapalit ng panggilid ng pang 155. Saktong-sakto po yan. At mga kuys, shoutout nga pala sa aking kumpare kay Palapan John Ray P. Dahil sa kanya po ako nakakuha ng orig at magandang klaseng oil pump. Napakaganda pong klaseng oil pump na nakakuha natin. So galing pa sa kanyang kaibigan, galing pa sa Pakistan. So salamat pa rin dyan Ray, dahil pinaubaya mo sa akin yung isa mong natitirang oil pump gear. So para po sana yun sa kanya i-convert, so sa akin niya po ibinigay. So sa mga ko, sa mga tatanong kung ano ba yung advantage, disadvantage nung pagpapalit po ng panggilid ng TMX155 sa ating TMX125. So ang advantage po natin mga kuys is humahaba po yung kanyang arangkada. Unlike po dun sa stock na clutch housing, so mabilis po na humingi ng kambyo.
dahil mas malalaki po yung ngipin ng ating pinapalitang pyesa. So ito naman mga kuys, mas maliliit yung kanyang ngipin or mas konti lang yung bilang ng ngipin ng mga gear niya. So tayo is naka high speed gear. So yun na po yung ating oil pump ng pang 155, napakaganda po ng quality at ang lakas ng bomba ng langis, ganyan po mag-check. Kita nyo naman, napakabilis lang. And then syempre i-belt natin yung cover. And then yung pong disadvantage po ng ganito po na pagpapalit ng panggilid ng TMX 155, lalo na kung hindi po original yung makukuha nyo na clutch housing or map, hindi magandang klase. So mabilis po siyang iba po yung kanyang tunog kaysa dun sa stock. So meron lang po siyang konting hugong, konting-konti lang. Pero kung narinig yung video dun sa unahan, napakaswabi po ng tunog niya. So yun po yung ating drive gear, yung pinion gear, signal pack natin. And then yung kanyang clutch outer comb assembly. So yun po yung clutch housing. Yan. So pag naikabit nyo po yung ating clutch housing, pinion gear, at yung kanyang oil pump gear. So susunod nyo po dyan, meron dyang washer. Special washer po yan. Yung parang lock washer po niya. So makapal po yan. Yan po yung sunod after nung clutch housing natin. Yan yung kinakabit ko. And then sunod-sunod na po yan. So sa pacing po nung clutch plate, may video na tayo niyan. Ilalagay ko po lahat ng link ng ating pong video ng pagpapalit ng clutch lining, kung saan ba yung pacing ng ating clutch plate, saan yung matalas, saan yung makinis. So dyan po sa part na yan, yung matalas nakaharap po yan sa crankcase, sa loob po ng transmission nakaharap. So dapat po lahat po ng matalas nakaharap na po doon. Isang way lang po siya. Yan. And then nilalagay ko rin po yung link ng ating Facebook page. So huwag niyo pong kalimutang i-follow. So dahil yung mga video ko po sa YouTube, ina-upload ko na rin po sa ating Facebook page. So sa mga walang pang YouTube, mga naka-Facebook 10. So yan po, pwede niyo po siya nung panoorin sa Facebook. And then, palike i-share na rin po nitong ating video. So ganyan lang po kasimple mga kuys, mag-convert. O syempre, kailangan malinis po yung ating mga pyesa. And then after po niyan, ikabit na natin yung ating clutch center at clutch pressure. Isusunod po natin yung ating clutch spring, apat na clutch spring. And then yung ating washer at yung lock nut. Yun po yung pinakalock ng ating clutch housing. So gagamit po tayo dyan ng castle wrench or lock nut wrench para mahigpitan yan. So mga guys, ipapass forward na po natin. And then habang tayo nakapass forward, tayo po muna ay mag-shout out. So shout out po sa mga sumusunod na ito. So yon, shout out kay Willie Asas. Discarding malapit sir, shout out po from Brunei. God bless. So sir, God bless po. And shout out kay Jai sir, 34. Shout out from Zambales, Zamboanga City. So marami pong salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow po ko sa ating Facebook page. Search nyo lang po, Cuejas Moto, and then ilalagay ko po yung link dito po sa description ng ating video. So mga kuys, hanggang dito na lang dahil nakapost forward na yan. Sa dulo po ng video, maririnig nyo po ulit yung andar ng motor. So salamat mga kuys, ride safe and God bless po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year! Bye. Bye balik. Ada apa? Dia mau kong maingay pa. Nana yan. Eh, bante. Ala, ala. Ah. Asta. Yung gulong.
Oh, wala na. Wala na ganun. Ayos na. Okay, yun.